Hi Aquarius, ito naman po yung mensahe sa'yo for this month, October 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Check po natin kung ano ang energy mo ngayong buwan. Aquarius, happy family! Pwedeng may nag-i-start na dito ng family, pwede rin na magaan yung energy sa bahay ninyo, pwedeng may lilipat dito, pwedeng may mag-vacation. So basta parang lagi mong dala, lagi mong kasama yung family mo sa kung ano man yung mga magiging decisions at gagawin mo sa life mo this month. Journey. May mga pag-alis dito. Okay. So parang halos lahat sa paligid mo nagta-travel or maagang gumigising, parang bukang liwayway pa lang, Aquarius, is mga gising na. So parang mga morning person, or kung hindi naman baliktad, yung mga gising sa gabi? Nocturnal, ayan, parang ganyan yung mga taong nasa paligid mo, mga active sila sa gabi, or morning person naman sila. Check natin pagdating sa iyong career. So 4 and 2, your lucky number for this month of October. Check natin, this is for you, ano naman yung energy pagdating sa iyong career. Pagdating po sa career spirit guide, meron tayo ditong 9 of materials. Okay, expect mo na mayroon ka talagang marireceive dito na bonus pagdating sa career mo. At expect mo na din na madaming trabaho pero magagaan lang naman. Yun yung nakikita ko dito. Aquarius. Tapos meron tayong Muse of Voices. This is Knight of Swords. Ayan, so iwasan mo na makipagtalo sa boss mo. Aba, ginagawa niyo ba 'yon, Aquarius? Hindi. Sinasabi dito, medyo iwasan mong maging sobrang straightforward sa pagsasalita kasi baka meron kang makaaway, Aquarius, pagdating diyan sa iyong trabaho. Check natin ano pa yung mga blessings. Meron tayo ditong 3 of inspiration. Pwede po na may pag-travel talaga kayo dito. Ayan, no? Diba may journey dito? Pero ito sa paligid mo. So, ayan, may pag-travel din dito. Pwedeng very hopeful kayo na matatanggap kayo sa in-applyan ninyo kung saan man po yung bansa or kung saan man yung company. So, magandang energy po ito. Parang may pag-asa talaga kayo. Ano yung mensahe naman pagdating sa yung money, meron tayo ditong The Hermit. Ayan. So parang mahilig kayo ngayong magsuot ng mga habang damit. O kaya naman ng mga hindi revealing na damit. So pwedeng nagpapaputi kasi yung iba sa inyo, kaya ganyan. Okay, tignan natin. Awakening. So may judgment tayo dito. So ito. Tingnan natin. Blessing, spirit guide, strength. Okay, mas tatatag pa yung pera mo, mas lalago pa siya. Yun yung nakikita ko dito, Aquarius, ngayong October. So, sulitin mo yan. So, baka po yung iba sa inyo, ayan, dollar po yung kinikita ninyo. So, ipalit nyo na kaysa, ipalit nyo na daw, sabi ni Universe. Ayan. So, yun nga, pagdating dito sa money mo, anong i-expect mo? Mas lalago pa kasi siya talaga. Yun yung nakikita ko eh. Pwedeng may magbibigay sa'yo, may magre-regalo sa'yo. Si Aquarius pala to, no? Pwedeng may magbibigay sa'yo. Ayan, no? Pwedeng sustento po ito. Or pwede naman na, ano to, gastos to, maintenance na gamot. Pwedeng gamot mo to, yun yung mga pinagkakagastosan mo, Aquarius. Or pwedeng gamot ng parents mo. Ayun, meron tayo ditong awakening. So, pwede po na makakakita kayo ng hope dito sa inyong mga gastusin. So, iwasan po ninyo na maging ma-pride. Kasi baka pwede naman kayong manghingi sa barangay or kung hindi sa barangay, sa local government ninyo. If ever man nga po na kailangan nyo talaga, pwede naman yata, meron naman yata kayong malalapitan dyan. So kaya lang kasi try nyo talaga, alam nyo naman diba yung ibang mga, hindi naman lahat ha, yung iba pong mga nagtatrabaho sa government. Minsan, syempre, siguro pagod na din sila. Kaya yung iba na kasi mangot, sabihan nyo, uy, ngiti ka naman. Smile, baka ngumiti. Lagot ka na pag hindi. Aquarius. Hindi, what I mean is, ayan no, so may pag-asa pa dito na gumanda po yung inyong finances. Kung kayo naman ay
nahihirapan. So, iwasan ninyong mag-isip ng negativity. Kasi hanapin nyo po yung solusyon dito sa problem ninyo pagdating sa pera. Ayan. Yan yung sinasabi sa yun ni Universe. So, hayaan nyo. Meron pa yung mga message sa inyo dahil araw-araw naman po tayong nagvi-video dito sa ating channel. Check natin pagdating sa love life mo. Meron tayo ditong 6 of cups. So, meron po ditong babalik. Pwedeng meron kayong ine-expect na magre-reach out sa inyo, Aquarius, or magsosorry sa inyo. 8 of inspiration. So, iwasan nyo po dito is pabago-bago kayo ng isip. Or napakabilis magbago ng isipan ninyo, napakabilis nyong magdesisyon. Yun yung iwasan ninyo pagdating sa relationship ninyo. Pwede kasi na may naguguluhan dito dahil sa mga pinapakita ninyo, sa mga decisions ninyo. Pwedeng yung person mo yan. Or baka ikaw to, naguguluhan ka sa person mo, hindi mo siya maintindihan. Ano ba talaga yung gusto niya pagdating dito sa inyong relasyon or sa inyong marriage? Blessings, meron tayo ditong 4 of voices. So, very secure ka naman dito. So, yun nga po, kung meron kayong ina-expect talaga dito pagdating sa inyong relasyon is magiging sobrang sweet yung person mo sa'yo, yung asawa mo. So, mapifeel mo talaga na very secure ka, na pwede kang maging kahit sino pagdating dito sa relasyon ninyo or pwede kang magpakatotoo, Aquarius. Check natin yung health mo. Health naman po ni Aquarius Spirit Guide this month. Kamusta po? Ayan, meron tayo ditong 10 of materials. Ingat po kayo, baka meron kayong hereditary na sakit. Ayan, or nasa genes nyo po ito. So, dapat din talaga na inaalam ninyo ano ba yung naging sakit ng parents mo, ng mga titas mo, titos mo, mga ganyan. Para malaman mo, baka nasa lahi nyo talaga yung sakit na yon. So, ingat po kayo dito. Ayan, kung meron naman po kayong sakit, nakikita ko naman dito, Aquarius, na masusuportahan nyo naman po siya financially. Or may sumusuporta po sa inyo. Kaya alagaan nyo yung health nyo dahil minsan lang naman tayo magbubuhay dito. At saka, health is wealth. The sun. Ayan. So, kasi sobra kayong nagpapaka-positive dito. Iniisip nyo, hindi pa ako magkakasakit kasi bata pa ako. Yung iba sa inyo, yan yung iniisip nyo, yan yung sinasabi nyo. Kaya hindi nyo pinagtutuunan ng pansin yung inyong health, which is mali, Aquarius. Dapat habang bata pa kayo, inaalagaan nyo na yung inyong sarili. Pwedeng meron dito umiinom ng, di ko alam kung fish oil ba yun or collagen. Hindi dahil sa pampaganda or whatsoever. Pwede po na dahil inaalagaan nyo yung inyong joints. Ayan, or basta hindi siya, siguro sabihin natin, bonus na lang yung for beauty. Pero more on for health or health purposes kaya kayo umiinom niyan. Check natin yung blessings. So, masyado kayo nagiging positive dito na nagiging negative na din siya. Kasi parang hindi na kayo nagiging, parang nawawala kayo sa reality. Ayan, so meron tayo ditong the chariot. So, may direction naman, so pwedeng sinusunod nyo naman kasi or dapat sundin nyo talaga yung inyong mga doktor. Okay, kung ano yung pinapayo sa'yo, kung ano yung kailangan mong inumin. So, huwag kang pasaway, Aquarius. Yan yung sinasabi sa'yo dito. Para naman ma-reach mo talaga yung full recovery mo. Okay, or yung full potential mo. Ay, huwag yung sakit ha. Yung pag-recover, Aquarius. Check natin. Ayan, so medyo nagiging overwhelming dito. Pwedeng madami kayong iniinom na gamot ngayon. Ayan, lalo na po yung sa mga retired na or nasa 60 plus na or papunta na sa 60, ingatan nyo po yung health ninyo. Okay, pwede rin, may nakikita din ako dito, pwede po na this is about your menstrual cycle. So, pwedeng isang buhos or matagal kayong magkaroon or tama, parang it takes, yung iba sa inyo, minsan 7 days or ayan, 1 week. Tapos yung iba naman sa inyo, napaka-heavy talaga. Yung parang nakakatakot na ganun. So, ayan po, baka ipacheck nyo po talaga yan, Aquarius. Baka kakaiba na yan, ha? Kasi baka may irregularities po sa inyong menstruation or yung iba naman dito. Pwede rin na baka papunta na po kayo sa menopause. Magme-menopause na kayo, ayan. So, dapat ano, may kaalaman din kayo about sa ganyan. Check natin ano pa po yung mga ibang blessings na paparating sa'yo.
Spirit guide, ano pa po yung ibang blessings na paparating? Mayroon tayo ditong home. Pwedeng mayroon ditong uuwi na ng bahay. Makakasama nyo na po yung inyong family. So, kung galing kayo sa ibang bansa, sa ibang probinsya, uwi na kayo sa inyong hometown. Pwede rin na may nagbabalak dito na kumuha ng house loan. Oo. Ayan, parang pinagpaplanuhan nyo yan ngayon ng family mo. So, pwedeng by last week of October, pwede po na i-ano nyo na yan. Pag-desisyonan nyo na talaga kung kukuha ba kayo or hindi. Check pa po natin. Talent, or pwedeng meron kayo magpapagawa kayo ng bahay. So, talent. Ayan, ma-discover nyo kung ano ba yung talent nyo. Meron tayo ditong financial health. So, ayan nga po, gaganda. Pag-focusan nyo lang talaga yung inyong mga pinagkakakitaan at yung inyong trabaho. Meron tayo ditong lighten your load. So, kung meron kayo mga problemang dinadala, so, mababawasan po yan. Gagaan yung inyong pakiramdam, gagaan yung inyong mga problema. Meron din tayo ditong fertility. So, iba naman sa inyo, baka nagtataka kayo, bakit di pa kayo dinadatnan, bakit late, bakit delayed, delay. So, yan, baka meron dito buntis. At kung meron nga po kayong gustong umpisahan, pagdating naman sa inyong business, umpisahan nyo na po. This is the perfect time for you, bare months po. So, yung mga tao, hindi yung mga nagtitipid ngayon. Pero ikaw, of course, magtipid ka, okay? So, know your limits. Know your limits pagdating sa iyong budget. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Enjoy the rest of your month.